Ano lang ako sa inyong 5 plus 1 tip, okay? Dito tayo, pag-usapan natin. Okay, yung number 1 tip o yung unang tip ko sa inyo ay yung schedule ng pagpapakain. Schedule or yung frequency ng pagpapakain. Gaano ka ba or gaano ba kayo kadalas magpakain? 3 times a day ba or 2 times a day? Actually, pwede nyo yung i-google, no? Merong diagram doon kung gaano nyo kadalas dapat pakainin yung alaga, yung aso or puppy. So sa case ni Kobe, si Kobe ngayon ay mag-performance pa lang, 3 months pa lang siya. So 3 times ko pa rin siyang pakainin, no? Yung number 2 tip o yung pangalawang tip ko sa inyo ay yung dami ng pagpapakain or yung volume ng pagpapakain. Kung may schedule na kayo, so yung pangalawa nyong i-determine is yung kung gaano kadami. So the same lang din ito po, pwede nyong i-check sa Google or dun sa vet nyo, yung may diagram dun ng pagpapakain kung gaano kadami yung dapat na ipapakain nyo at a certain age ng aso. O depende rin sa breed. Of course, wini-weigh kasi yan. So kung gaano kalaki or gaano yung timbang, may corresponding volume ng pagkain na dapat ibigay sa alaga nyo. Pwede kasi na maging overfeeding or underfeeding. So, dapat tama lang yung amount. Yung tama lang na maa-absorb ng katawan ng alaga nyo. Okay? Ang tip number 3 ko sa inyo, yung schedule ng pagdumi ng aso. So, i-determine nyo. So, na-identify na natin kung gaano kadalas kayo magpakain, kung gaano kadami. Yung pangatlo naman, madedetermine nyo dito kung ano ba yung schedule na dumudumi yung aso nyo. So, kunwari, sa umaga, pinuntahan nyo yung cage. Tapos, pagdating nyo sa cage, meron ng mga dumi doon. So, baka late kayo. So, mas maganda siguro, mas agahan nyo yung pagising para madetermine nyo kung anong oras ba siya talaga dumudumi. No? So, mapapansin nyo naman yung aso pagka paikot-ikot doon sa kulungan, medyo parang aakma na uupo. So, ang tendency noon, most likely, ay dudumi yun. No? So, obserbahan nyo kung anong time siya dumudumi. Para yun din kasi yung ibibigay ko na tip para sa tip number 4. Okay? Okay, sa tip number 4 naman, connected ito sa number 3. Yung number 3, kung madetermina natin kung anong oras siya dumudumi, i-integrate na natin to sa tip number 4. Ang tip number 4 ko, kung alam nyo na kung anong oras o schedule na ng pagdumi, dalhin nyo na siya sa patting area o yung sa designated area nyo kung saan nyo siya gustong padumihin. Usually, sa mga mas maganda, sa mga damo-damo, mas malayo doon sa inyong kulungan, sa mga damo-damo, yung may mga lupa para at least pwede nyong tabunan kaagad. No? Yun talaga yung tinatawag na patting area. So, doon lang siya dudumi. Yung sa tip number 5 po naman, connected din sa tip number 4, i-repeat nyo lang yung process. Ang tawag dito is conditioning or kumbaga programming. Pinoprogram nyo yung aso na hindi siya dapat dudumi dun sa kulungan, dudumi lang siya pagka nilabas nyo. Every before meal o every time na bago nyo siya pakainin. Ha? Ganun lang. So yung plus 1, ito yung pinakamatindi. No? Pero summary muna tayo. Sum up. Number 1 ay yung schedule ng pagpapakain. So, sa case ni Kobe, morning, lunch, saka dinner. And then, number 2, yung amount ng pinapakain natin. Kung gano'ng karami, every meal ng pinapakain natin. Sa case ni Kobe, medyo mas konti sa lunch eh. Or depende pagka mainit yung panahon. Number 3 naman ay yung pag-identify kung kailan ba siya dumudumi. No? So, kung every before meal ba o every morning and afternoon lang. And then yung number 4 is pag-identify ng patting area or yung pagpapalabas mo sa alaga mo doon sa designated patting area. Okay? And then yung number 5, yung tinatawag na repetition or recall. O, uulitin mo lang to until such time na ma-program na o ma-internalize na ng aso nyo na ganun pala dapat yung gagawin niya. Actually, similar lang ito kahit na sa cage or sa bahay. Sa bahay naman, ganun din naman. So, yun, susundin mo lang din yung whole steps or yung 5 tips, po pwede mo rin yun i-apply. No? Okay, for the finale. Okay, for the finale, yung last, yung plus 1, sa 5 plus 1,
yung plus one is of course yung training mo sa sarili mo. Kasi yung training mo sa sarili mo, kunwari nag-schedule ka ng 6, 12, 6, dapat gigising ka rin talaga ng 6. Plus or minus 1, 5 a.m. or 7 a.m. Kasi pagka nasira yung schedule na yon, masisira din yung ano. Kumbaga, pinrogram mo yon, then ikaw din yung sisira. Minsan gigising ka ng 9 o'clock or 10 o'clock in the morning. So, mahihirapan din yung aso. Definitely, masisira ulit. Baka mapagbalik mo, makikita mo, meron na rin dumi dun sa cage niya. Or sa loob ng bahay, dumumi na rin siya. So, yun. Pinaka-importante actually yung number 6. Disiplina rin sa sarili. Okay? Sige. Pakikita ko sa inyo kung paano. Papaano ko na-train na potty training si Kobe. So, ang oras ngayon ay 5:45 in the morning. Okay? So, tara, let's go. Okay, so, nandito na tayo sa teritoryo ni Kobe. So, kung titignan nyo si Kobe, nag-aantay na siya. Pakita nyo yung kulungan, ha? Hindi ito scripted, ha? O, yung kulungan niya, malinis. Pakita nyo, wala pang dumi, di ba? O, ngayon, palalabasin natin siya. Ha? O, pakita nyo yung kulungan, yung cage niya na malinis, ha? So, tignan natin, wala siyang tae dito, ano? Walang dumi. Sige. Dito yung area na, tawag dito, yung lugar na parang bathroom ni Kobe. Yan. So, titignan natin, umaamoy-amoy na yan. Indication na yan. So, dudumi na yan. Go, Potty! Okay, good boy!